Yun, so what's up mga kamehan, magandang araw na naman sa atin lahat ha. Nakita niyo sa likuran ko ha, puro road bike po yan ha. Meron sa atin nagpadala ng pera galing ng Dagupan City, Sir Mark ha. Nagpapahanap siya ng mini velo, nagpa-price range ng 8,000 and up. Depende sa klase, depende sa group set. Ang priority niya is alloy. Tip ko lang sa inyo, pagka pumunta kayo sa isang Japan surplus, magsama kayo ng marunong or magaling tumingin sa mga mini velo kung na-paint ba yan or baga sa ano, na-restore. Kasi meron kasing mga mini velo na rebranding. Halimbawa mo, faded na siya, tapos pininturahan lang, masabi lang na all goods, maayos, tapos lalagyan ng kung ano-anong sticker. Kasi meron kaming na-encounter niyan, all goods, ang ganda ng pagka-paint niya, Bianchi, pero hindi naman pala siya orig na Bianchi. Tips ko lang sa inyo para hindi kayo magoyo or hindi kayo maska, magsama kayo ng isang marunong para sa bibili ng sasakyan niya, isang parang bibili ng motor, nagsasama ng magaling na mekaniko. Priority natin ngayon yung paghahanap ng mini velo rito. Although marami silang binibenta rito, road bike, MTB, nagpa-price range ng 7,000 and up, depende sa klase, depende sa group set. Solid, mga dinadayo din to dito. Dito lahat kumukuha, halos karamihan ng mga nagbebenta ng sangandaan, Quiapo. Dito mga Cavite, nakita ko sila kanina. Ha, tara ngayon, papakita ko sa inyo kung ano-anong klaseng mini velo yung meron sila rito. Yung address nga pala nila, ilalagay ko na lang sa comment section, lagi pong nakapit yun. Magandang araw po sa atin lahat. Tara, samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo kung anong klaseng mga bisikleta ang meron sila rito. Ling magpapalit, BNB TV. Magandang araw na naman sa atin lahat ha. Meron sa atin nagpadala ng pera, nagpapahanap ng mini velo. Di ka sana tatanggapin eh, kaya lang kasubuan na, kahiyaan na, di ba? Ito ngayon, ang priority natin dito is maghanap ng mini velo. Alam naman natin kapag mini velo, talagang rare hanapin, tapos medyo pricey, depende sa specs, depende sa component, lalo na kapag alloy. Ito nga pala, sa mga road bike nila rito, hindi na natin masyadong iisa-isahin to. Meron sila rito mga Conover, Dunlop, tapos Doppelganger. Ayan, nagpa-price range po sila dyan ng 7,000 and up, depende sa klase, depende sa group set. Meron sila rito steel, syempre mas mababa, meron alloy. Tapos meron din tayong mga nakita, mga Pixie. Yan, mas mura po sa kanila ang bigayan. Volkswagen, Graphics. Ayan, yan po. Surely, meron din po sila dyan. Tapos ito, meron tayong mga nakakita rito, hindi kayo maniniwala, solid Trek. Ayan o, ito Trek na nakabontrager pa, na ito pala yung Pulsus, di ba? Nagano po kanina Pulsus, tatanungin ko yan ha, mamaya. Tapos ito, mga hybrid MTB, yan, nagpa-price range sila, depende kung alloy or steel. Ayan, mabait naman yung may-ari dito. Comment down below na lang kayo kung nakapunta kayo rito, tapos lalagay ko na lang yung address pati yung number ng mismong may-ari para pwede kayong mag-inquire po sa kanila. Ayan, ang gaganda, halos karamihan hybrid MTB, halos karamihan na nakita natin is puro alloy. Pero ang priority kasi natin ngayon dito, ayan o, priority natin is mga mini velo. Ayan o, sa mini velo, ako hindi ako ganun kagaling pagdating sa mga pagtingin ng mga mini velo. Pero meron tayong mga natutunan konti regarding sa pagtitingin ng mga mini velo. Lalo na yung mga merong mga naka-embossed dito. Yung iba kasi niriribit, tapos niriripaint. Hindi naman Bianchi, tapos lalagyan ng Bianchi. Hindi naman Bruno, lalagyan ng Bruno. Ganun yung mga ano eh. Make sure, sabi ko nga kanina, magsama kayo ng mga magagaling talaga ng mekaniko or magagaling tumingin sa bisikleta. Ayun o, ito all goods pa naman to. Ito alloy, nagpa-price range sila dyan 7,000 and up. Ayun o, tapos ito meron sila dito kulay green, Rasus meron din. Pagpasensya nyo na yung boses ko mga sir ha. Tapos aros karamihan yan, mga naka rim brake. Ayun o, naulanan kasi tayo kahapon. Pagpasensya nyo na, hindi ko na ikakat yun. Ayun o, ano pa ba yung isa, Caribou. Ayun o, yung isa yung kulay black. Alam mo kung magugustuhan ni Bossing Dio yung kulay ano na to, yung kulay green na to. Tingnan natin, ang hirap talaga maghanap ng mga mini velo ngayon. Ayun o, ayun o, Caribou pala to. Ito maganda rin to, 2T1. Ayun o, 2T1, parang motor. Ito alloy naman sya o,
Meron kasi sa mga mini bello mga sir, meron removable yung RD hanger, tap yung dropout, meron naman naka-fix. Pero ito nakita natin naka-fix eh. Oh. Ayun, 'di ba? Ang gaganda nito, lalo na 'to. No branding lang. Parang weekend bike 'yung dating nito. Yan. Tapos sa mga Giant nila, ayan, may meron sila rito, Giant road bike. Ayan, Giant hybrid MTB pala 'yan. Price range sila rito 7,000 and up, depende sa klase, depende sa groups eh. Ako para sa akin lang, mas gusto ko pang bumili sa isang Japan sa R Plus kasi all goods, lalo na kapag Giant brand orig, diba? Subok na talaga, tsaka may pangalan, wag lang rebranding. Ayan, Chibox. Ayan, oh. O, boss, sa mga ano mo o Jap bike mo, price range niyan 3.5. Hindi, yung single core, ano, 3.8 pataas. Ah, yung... 3.5, mga alloy. Ah, mga alloy. 3.8 pataas na yun, oh. Yun, eh. Ayun, nakita yun sa mga Jap bike nila rito. May mga may Bridgestone, ayun. 3.8 and up. Ito, ito, halos karamihan gusto ng iba to kasi alloy na siya. 3,800 and up lang. Diba? Ikaw na bahalang mamili dun. Ayun, oh. Solid, hanggang dun po yan. Kayo nang bahalang mamili po dyan. Sa mga hybrid MTB mo, boss, price range niya? Yung mga alloy 8.5. Mga alloy 8.5. Magandang klase na set nun, no? O yun. Pag saan na, sasakyan na lang, no? O yun, 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 yun. Sa folding mo, yung mga ganito? 4. Sasakyan na lang yun, no? O yun. Mga dami ba? Pero pag yung mga single speed lang, 3.5. O yun. Mga single speed, 3.5. Pero mga decambio. Nagpa-price range 4,000 and up. Pakita ko sa inyo yung mga sample nila sa mga binebenta. Sample lang to, ah. Mga binebenta nila sa mga FB nila. Tulad na ito, Corvette, oh. Diba? Ang ganda, oh. Ang ganda ng design, oh. Oh, ayan, oh. Oh, alloy. Tapos, naka Pulsus. Ayan, 1x1 setup. Naka Shimano SIS. Karamihan dito sa mga ano na to. Ang mga folding bike. Kundi 1x6, 1x7. Ganun po yung mga anuhan. Tapos alloy na siya, Corvette. Diba? Tapos ito pa yung iba. Meron din silang mga pambata rito eh. Ayun o. Diba? Kayo na nga pong bahalang mamili dyan. Pero kung high-end na mga MTB road bike, gravel bike, at kung ano-ano pa yan, make sure marunong kayo, magsama kayo ng marunong or magaling tumingin talaga ng bisikleta. Kasi ako kahit na nakakaunawa, tulad nga nakaraan, naloko pa kami, di ba? Ayun, oh, solid. O, sa muli mga sir, ha, pipicturean ko na lang yung pinahanap sa atin na mini bello. Meron tayong nakita ron. Kulay green, baka matawaran natin sa may-ari. O, sa muli mga sir, ha, sa mga gusto bumisit dyan, lalagay ko na lang yung address nila sa comment section, pati yung mismong number ng may-ari. Para meron din kayong idea, pagpunta nyo rito, para hindi din sayang yung pagod nyo kung magkano ba yung mga pricing nila rito, kung negotiable ba o hindi. Kasi sayang naman ang punta nyo rito kung lahat ng video natin ay sinabi natin mura, tapos pagpunta nyo small naman pala, di ba? Mas maganda i-ano na kayo, mag-comment na mag-message na kayo sa mismong may-ari para hindi sayang yung pagod. O sa mali mga sir, maraming maraming salamat sa inyo lahat and God bless all. Titignan natin yung isang Pulsus na MTB ron. Ang ganda eh. So, lead content natin mamaya. Maraming salamat sa nanon. Ikaw yun. Babu. Ingat kayo.